yun yung reality ng pakikipag-sub to sub na hindi nila sinasabi sa inyo. So, eto siya. Kung gusto ko siya. Machine for day off na naman niya. Kasi ah. Hello my loves, it's me again na Pilipinas sa Espanya. Welcome back to aking channel. For today, aalis kami. Aalis kami ng mag-anak. Then, kasi holiday kasi dito ngayon, since wala akong pasok. So, para hindi masayang yung araw, bakanting araw ko sa kabakanting araw ni Mister. Si Mister kasi ay day off niya. So, normally, kapag day off ni husband, lumalabas talaga kami. Kasi bihirang magsabay yung bakanting araw ko sa kabakanting araw ni Mister. Anyway, pag-usapan natin, konting chitchat tayo about dun sa pinag-usapan natin last night. Na dun sa na-monetize, dun sa nag-message sa akin na na-monetize pero hindi kumita kay Google. So, konting chitchat at saka konting dagdag. Actually, sinulat ko na nga eh, yung kailangan ko pang idagdag. Kasi parang mas maipaliwanag ko pa sa inyo. Ganito yan, kasi baka minsan may magtatanong dyan o may magko-compare. Kasi ang Pilipino ay hindi maiwasang mag-compare. Hindi naman lahat ng Pilipino. So, may mga ilan-ilan na nagko-compare na baka may mag-compare na, ay, bakit yung kanya, yun lang naman yung views niya, pero kumita siya. Kumita siya. Eh, mas mataas pa yung views ko sa mga ina-upload ko. Baka may mga ganyang thinking. Pagdating kasi sa mga bagay na ganyan, huwag mong tingnan yung bagong upload niya. Ang tingnan mo kung gaano karami ang videos niya. Kasi sa mga videos niya na yon, maaaring doon siya kumikita sa mga past videos niya. Kung mas marami, sabi ko nga, kung mas marami kang videos, mas okay. Mas marami kang videos, mas maraming videos na maire-recommend si YouTube sa ibang channel. Ngayon, kapag pinakita yun ni YouTube sa kanila, nasa kanila yon kung papanoorin nila kung interesting ba yung upload mo. Then, isa pang fact doon ay yung thinking mo kung bakit ka nag-start mag-YouTube. Kung ang thinking mo sa pag-YouTube, umpisa pa lang ay para kumita ng pera dito sa YouTube, in real talk, yun naman talaga ang lahat ng iniisip. Kaya nag-YouTube, di ba? Pero kung yun ang iisipin mo, madi-disappoint ka lang. Kailangan kasi mag-enjoy ka kapag inisip mo na kaagad yung pera. Kapag inisip mo na kaagad, yung enjoyment mo sa ginagawa mo, mawawala na. Yung passion mo sa ginagawa mo, mawawala na. In real talk, yun naman talaga ang iniisip ng iba, kaya pumapasok sa pag-YouTube. Pero kung ang inisip mo kaagad ay yung pera na kikitain mo, madi-disappoint ka lang. Kasi hindi naman ganun kalaking magbigay ng pera si YouTube o magpasahod si YouTube. Kasi sa... Minsan dyan, mayroong 1,000 views, ang bibigay lang sa'yo ay centimos. May mga ganon. Na, kaya kasabi ko nga, ang kailangan mong makita sa YouTube ay yung loyal viewers mo. Kasi sa loyal viewers mo, dun ka kikita sa kanila. Sabi ko nga, dun sa loyal viewers mo, dun ka talaga kikita. Why? Kasi, ang loyal viewers mo, kahit gano'ng kahaba ang videos mo, kahit abutin pa yan ng 20 minutes, papanoorin niya yan ng buo. Kahit pa hindi mo sabihin sa kanya, uy, may upload ako, o kahit hindi mo siya i-share sa kanya, papanoorin niya yon. Doon ka kikita. Kapag hindi ka nag-work sa mga content mo, kapag hindi mo pinag-isipan yung mga content mo, tapos umasa ka lang sa sub-to-sub o live stream, ang papanoorin lang nila sa'yo, pupunta sila sa'yo, pero ang papanoorin lang nila sa'yo ay yung pinakamaikling videos mo. Minsan pupunta yan sa videos mo, pero hindi papanoorin, magko-comment lang para lang masabi na nagpunta sila sa videos mo. Isa pang reason kung bakit hindi okay ang sub to sub. Why? Ganito kasi yan.
kapag nakipag-sub-to-sub yan sa'yo, mapapansinin mo yung count ng kanilang subscribers. Pagdating niya ng, pagdating nila ng 2,000, they hide na. Tinatago na nila yung numbers ng subscribers nila. Why? Kasi pagdating ng 2,000, doon na sila mag-a-unsub para makapag-sub ulit. Kasi pagdating ng 2,000, hanggang 2,000 subscription lang sila pwedeng mag-sub. Yun yung reality ng pakikipag-sub to sub na hindi nila sinasabi sa inyo. Pansinin mo, ilan sa nakikipag-sub to sub sa'yo, ilan sa nagko-comment sa videos mo na nagaantay mong balikan na naka-hide ang kanilang mga subscribers count. Sabi ko nga, sa pag-YouTube, meron akong 3 key tips. Meron akong sinusunod. So, nasa inyo yon kung susundin nyo. So, unang-una dyan is don't push. Huwag mong i-push na kunin yung requirements ni YouTube. Kahit hayaan mo lang na mag-flow, na makuha yung requirements ni YouTube sa pamamagitan ng pag-upload ng videos. Think about your content. 2, be patient and take time. Ang success ay hindi agad-agad nakukuha. Ang requirement ni YouTube ay may proseso. Hayaan mong dumaan ka sa proseso, hayaan mong dumaan ka dun sa hirap bago makuha yung requirement ni YouTube. Kasi kapag nakuha mo na kaagad yun, kapag nakuha mo kaagad yun nang hindi mo pinaghihirapan ng ending, yun nga. Tulad nung sender natin na hindi siya kumita kay YouTube. Pagdating naman sa be patient, antayin mo yung tamang timing. Kasi kapag hindi pa timing na dapat kang ma-monetize, ang ending, yun nga, hindi ka kikita kay YouTube. Kailangan ready ang channel mo. Kailangan timing para ma-monetize ka. Kailangan nandun ka sa tamang timing kapag na-monetize ka na. 3, work hard. Kailangan kung may goal ka, kung ang iniisip mo ay para ma-monetize kasi gusto mong kumita kay YouTube, then work for it. Pagpaguran mo, paghirapan mo, work for your content. Upload content at least 3 times a week kung hindi mo kayang araw-arawin. Kasi sa success, there is no shortcut. Lahat dadaan sa umpisa, lahat dadaan sa proseso, lahat dadaan dun sa flow na ang liit ng videos ko, ang liit lang ng views ko. Ako dumaan din ako sa 0 views. Pero, yung ibang mga videos ko ay naabot ng 4,000, 5,000, yung iba inabot ng 100,000, hayaan mo na dumaan ka sa proseso. Ako, yan ang lagi kong tinatandaan, yung 3 key tips na yan. Ngayon, kung gusto nyong i-follow, pwede naman, pwede nyong sundin, pwede nyo rin gawin. Bueno, bago tayong magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Thank you for watching and don't push yung requirement ni YouTube para ang ending, happy ka. Hindi ka mo de-demonetize. Doon sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo muna yung ating part 1 ng monetize pero hindi kumita para mas lalo ninyong maintindihan.